Rider nilalamove na ireklamo dahil sa 5 oras bago na i-deliver ang pagkain. Hi guys, Shiplugs here and welcome to my channel. So, kamusta kayo lahat and kamusta ang bawat isa mga tol. So, for today's vlog, magre-reaction video ulit tayo. Anyway, hindi ko na alam kung pang ilang episode na itong ginagawa natin. Mga nagiging problema at nagiging issue ni Lalamove. So, ayun, in this video mga tol, ipapakita ko lang sa inyo. Dahil while scrolling, nagpapahinga lang din kasi ako. Nakita ko lang to sa TikTok. Ang nangyari kasi, Spider kasi pinikap niya yung pagkain dun sa may Paranaque tapos... At around 5 o'clock, tapos na-deliver niya at around 10:30 na ng gabi. So, ayun, panoorin natin to. Let's go! Experience with a delivery courier. This is a story time. Let's go! So, backstory lang is, di ba, nagplano ko ng birthday for my special someone. I just posted it. So, the food was actually coming from the house kasi si Mama nagluto. So, by 4 o'clock, sabi ni Mama, ready na siya for pickup. So, naghanap ako ng rider. Tapos, around 4:15, meron ng nag-accept. So, tumawag siya sa akin. Sabi niya, saan po ba yung village nyo? So, in-explain ko ganyan. Tapos, parang, sabi niya, medyo malayo to. Parang alam mo, nagdadalawang isip siya. So, tinanong ko siya if willing pa siya i-accept. Sabi niya, oo naman daw. So, that's around 4:15, guys. And malapit lang siya kung saan yung village ko. Around 4:50, tumawag siya ulit pala. Tapos, sabi niya, ma'am, hindi ko pumapin yung bahay niyo, hindi daw niya mahanap. So, sabi ko, sakto naman yung pin ko, kasi may pin talaga yung bahay namin, but di daw niya mahanap, so, sige, fine, ginaid ko na lang siya. Pagdating niya ng bahay, it was around like 5 o'clock already, guys. I don't know why it took that long, pero 5 siya dumating ng bahay. And then, sabi pa ni mama sa akin after na lang is, naki-restroom pa pala siya sa bahay, kasi sabi niya, malayo daw yung biyahe, kailangan daw niyang maihi. So, okay, sige, okay lang. Tao ka, you have your needs. Pinag-restroom siya. And then... Okay. So, pako-pako niyan ka. Kung totoo man to, kasi buti ka mo, wala siyang binanggit na pangalan yung si ma'am. Sobrang bait din na ito ni ma'am eh. So, kung napapanood mo to, paps, pako niyan kasi... Alam mo kung bakit? Kasi kumbaga parang ako personally hindi ko pa talaga nagawang makiihi sa sa bahay ng customer ko. Sobrang parang kahit ingihi na ako, hindi ko nagawang umihi sa bahay ng customer ko. Pero buti ka mo mabait, no? Buti ka mo hindi ganun ka si ma'am na nagpaihi pa rin yung nanay niya. So, dun pa lang medyo panoorin natin. After that, so 5, nakuha niya yung food, diba? Around 6 o'clock, chinecheck ko yung app. Hindi gumagalaw. Nasa may Paranaque siya. I get it, some riders, diba, tinatanggal nila yung internet nila, kaya hindi sila natatrack. So that was around... So kahit ako, nagpapatay din talaga ako, lalo na pag nagtitipid ako ng battery. So yun nga, tama naman yung ni ma'am. At least naiintindihan ni ma'am, diba? Around 6 o'clock, sige. Around 7, nagtataka ako, bakit wala pa? Kasi dapat dumating na yon 5 niya na pickup, that's already 2 hours. So, tinawagan ko siya. Tapos sabi niya sa akin, nasa Alabang pa lang po ako. That's Paranaque, I live near Alabang. Sabi niya, sobrang traffic daw. So, sabi ko, 2 hours po, parang hindi pa talaga siya gumalaw, guys. Tapos sabi pa niya sa akin ito, yun na nga po eh, parang umaayaw na nga po ako, parang ayaw ko na po. Gumaganon siya. So, parang ako, hindi ko alam yung isasagot ko kasi nasa kanya na yung pagkain. It's been 2 hours. So, sabi ko na lang, sige po, kasi food siya dun sa birthday. Paano na lang po ha, kasi walang kakainin dun sa party. So, parang siya, sige po, ganyan. So, 7 o'clock na yun, guys. And then, after that, 8 o'clock, 8:30, wala pa din. Tinawagan ko siya ulit. Sabi niya na parang, di, traffic pa rin po eh, nandito pa rin ako sa may parang near Alabang, guys. Near Alabang. Hindi ko talaga alam bakit. As in, nandun pa din siya. So parang ako, okay, that's so weird. Tapos parang na-hassle na siya na parang, grabe that di ko na pala to tinanggap. Gumaganon pa siya. So parang ako, I'm worried about the food. I have guests who are hungry. Mama cooked it. We planned it for so long. Parang yung rider, parang ayaw na lang niya kasi traffic. And I don't know what's happening. Bakit hindi siya umuusad? So I was like, sige, medyo frustrated na ako. But I do not speak bad when I talk to someone. Especially yung mga services because I respect them. Kaso yung patience ko, guys, medyo na.
So, biglang gumalaw na yung app, guys, nung after yung second call ko. So, 9 na yun, diba? Tsaka ko lang nakita na 1 hour away pa siya. I was like, ha? Saan ka galing? So, ang nakikita kong Dylan dito is parang si Pops nagantay ng kasabay to. For sure yan, nagantay to ng kasabay or else baka may mga dinirap siya or may mga dinaanan. So, panoorin natin. Anyway, 1 hour, sige. Pero, after that, that was 9, guys. Fast forward, dumating yung pagkain, 10:30. 10:30. 10:30 for a dinner party. As in, sabi ko, oh my God, sobrang sorry na lang ako sa guests. Kasi, syempre, diba, nag-plan out. Tapos si mama, yung food, malamig na everything. So, hindi na ako lumabas to get the food. Inask ko na lang yung my special someone tsaka yung friends niya kasi I was not really in the nicest mood to talk pa to the driver. I'm really sorry pero I didn't feel the need to talk to him kasi parang ang hirap eh. Nainis na kasi talaga ako. So, biglang sabi pa niya, nagre-reklamo pa siya ng very light, ganyan. Pero, ang sabi niya, kaya daw siya ganun kalit is na-flatan siya. But that information at all hindi niya sinabi sa akin through call. Hindi ko naramdaman din kasi all I heard was reklamo na ayaw na niya i-deliver pero wala na siyang choice. So after 5 hours tsaka dumating yung pagkain. It was cold. It was the effort of mama cooking early to get it. It was syempre the party, sobrang na-delay siya. Everyone was nalipasan na kahit ako. So, yun lang, like I didn't report it anymore. I did not talk to the driver anymore kasi wala eh, like wala na rin ako magagawa. I can't turn back time and be like sana ibang rider na lang kumuha. Anyway, hindi ko alam kung hanggang saan or hanggang ano. Kumbaga, from pa rin niya akin to, hindi kasi niya nabanggit eh, pero sa 5 hours na yon, pwedeng hindi talaga makatotohan yung mga dahilan neto ni Pops na naplatan na ano. Kung totoo man to ah, kasi syempre ayoko rin naman magsalita kasi hindi ko pa rin naman nakukuha yung side ng rider. Para sa akin, medyo talagang sobrang mali dito si rider. Ano nyo kung bakit? Kasi parang yung communication pa lang ni rider na kung totoo man na nagre-reklamo siya. Guys, ito yung wag na wag nyo pong gagawin. Kahit inis na po kayo, parang wag nyo na lang siguro ipakita na or magsabi or magparinig kay customer na parang ayaw mo na i-deliver or something na alam mo na yung parang naiinis ka kasi hindi talaga maganda tignan kahit ako kung ako naman yung gaganunin ng rider maiinis din talaga ako. And siguro pag yung ano ka na yung talagang galit na galit ka na or talagang may mali talaga yung customer pwede pero yung mga ganito so, nakikita ko naman kay ma'am sobrang bait eh kumbaga parang hindi siya ano eh, hindi siya yung parang showy na nagagalit siya. Sobrang professional kan ganun yung ano ni Ma'am. Kasi sinabi pa nung rider at yung sa ending ng video na parang naplatan siya. Guys, ganito yung ano niyo, kumbaga parang communication is the key. Kumbaga any na nangyayari sa daan lalo na pag food, lalo na pag yung ano yung importanteng items, i-communicate niyo kung naplatan kayo, kung traffic ng sobra or kung anong tawag dito. Kung talagang may mga aberya na nangyari, communicate nyo at least para alam din ng ano, ng customer. Kasi alam mo na, di ba kung nakita nyo yung mga videos ko, lalo na pagpagkain, nagmamadali talaga ako. Kung unahin ko man yung naunang booking, talagang minamadali ko hanggat maaari. Kasi pagkain is pagkain, hindi mo talaga pwedeng tagalan yan. Kasi may tendency talaga na mamaris or masira or may importanteng okasyon na pupuntahan yung pagkain. So anyway, comment down below kung talaga nakikita nyong mali yung rider. Pero for me, based dun sa kwento ni Ma'am, maling-mali talaga yung ano yung rider. Kasi 5 and a half hours is more than sa pag-deliver, mga tol. Unless lang kung probinsya po, kung para niya kito Batangas or para niya kito basta malalayo, di ba? Kahit sabihin mong traffic, hindi abutin ng 5 hours yan, ako nagsasabi. So, ayun, siguro comment down below na lang kayo kung ano yung mga magiging reaction nyo. Nakakatawa, sobrang, dun ako natawa sa part na ano, yung nakihihi pa siya. Kasi, ayun ko comment down below kung nagawa nyo na rin. Kasi ako talaga, never ko talaga nagawain kahit ingihi na ako. Kasi, hindi. At least alam siguro kung may sakit ka or something na hindi ka pwedeng, hindi mo talaga ilabas, di ba? Pero, for me, yung ano, makikihi ka, hindi. Kumbaga parang sa akin, ano na yun eh, privacy na yun ng client mo, privacy na rin ng customer mo.
Kung nanonood ka man sa akin, Pops, comment down below, kukunin ko yung side mo kung ano ba talaga yung tunay na nangyari para at least ma-ano natin, ma-i-clear natin yung pangalan mo dito sa issue ng Lalamove na to. Pero syempre, hangga't maaari, ayoko naman mag-drop ng pangalan, ayoko rin naman mag kumbaga maglabas ng ano, ng name ng rider kasi privacy na rin. And sobrang bait ni Ma'am. Salute po kay Ma'am na hindi ni-report yung rider, pero kasi kung ibang client 'yun, siguro talagang todo report or galit na talaga 'yun. Sobrang professional ni siyan ba to, si Ma'am Katrina VDG. So ayun, maraming salamat po. And alam mo na yung nagiging problema eh. Kumbaga ito na eh, nakikita mo na yung nagiging problema talaga ni Lalamove eh. Kumbaga for me ah, kung agree kayo, ibalik yung single booking pero mataas yung rate. Kasi yan na yung nangyari eh. Kaya natatagalan yung rider is syempre nag-aantay pa rin talaga yan ng booking, which is maling-mali lalo na pagkain, 'di ba? Yun yung ano talaga eh. Yun yung pinaka ano talaga ni Lalamove na problema na nakita ko eh. Na inalaw niya yung double booking dahil hindi niya na ma-accommodate sa dami ng bookings. Sa dami ng bookings niya. Kasi nga, syempre, mababa yung rate. Lahat ng customer na kukuha niya. Pero, ang nagiging bad effect neto is, yun nga, di ba, sunod-sunod yung nagiging reklamo ni customer dahil tumatagal yung booking. Kung babasa, tol, punta kayo doon sa mismong video, kung babasahin nyo lahat ng comments doon negative talaga. Kumbaga, nagkaroon ng bad experience regarding kay Lalamove. So, kumbaga, ang best option talaga nila, it's either Grab or yung Angkas Padala or yung Joyride nga. Pero number one talaga yung Grab. Talagang, wala eh, ganun talaga. Hindi mo talaga, masasira talaga yung image ni Lalamove pag nagtuloy-tuloy talaga tong mga reklamo na ganito. Yung mga tol, payo ko talaga sa inyo, i-communicate nyo lahat na nangyari. Kahit nahiya kayo or kahit ano, wag na wag kayong ano, mahiya na i-communicate na at least ma-headsapan man lang yung customer natin na ano, alam mo yun, headsapan man lang yung customer natin na ano, na kung ano yung nangyayari dun sa parcel nila. And feeling ko, na-accept to ni Pops na I don't know kung may notes ba na pagkain. Siguro, nanginayang siya na i-cancel. Gawa nga ng, baka ano siya, mabawasan yung ratings niya. Pwedeng ganun eh. Pero maling-mali, na ipapanilig mo na naiinis ka na pwedeng siguro, gusto ni Pops na dagdagan siya, ganito, ganyan. But maling-mali, na papakita mo na naiinis ka sa customer dahil hindi talaga magandang attitude yun. Nasa, ano tayo eh, customer service po tayo. Lahat ng klaseng pagtitimpe gawin na ninyo. Kagawangan ng ano eh, ang tawag dito. Para at least kahit papano, good vibes lang, di ba? And yun lang, siguro comment down below kung ano yung magiging comments niyo. Abangan ko mga tol, abangan ko yung mga comments niyo kung mainis pa kayo, matatawa, or alam niya lang. So yun lang, maraming salamat kung nakapit ka man dito. And don't forget to comment, like, and subscribe kung nagustuhan mo yung mga gantong content. And this is Ship Vlogs. Lalamove issue part, hindi ko na alam anong part. See you next vlog. Peace out.